may hindi nala sa atin nito or gilito kwanto alternator ng sasakyan o 12 volts. Ang gawin natin, ituturo ko sa inyo paano i-check ng alternator kung field o stator or IC regulator. Yung IC regulator, ganun. Ito yung diode, tapos ito yung field, ito yung rotor. Gawin natin, ituturo ko paano mag-check kung ano bang sira ng alternator na ito. Kasi kung natatakon dito, may problema ito, ayaw magkaruga. So, binaklas ko na ito dati, binangkag ko na kuha na ito na dismantle na para mas madali yung video natin. Umpisa natin sa dito, mabungkas na natin ano. Iwalay na yung luwan. Ito yung dating yung dating diodes niya. So dito, nag-iwalay ko na yan. Dito lang tester. Para nag-tester ano. Set muna natin sa unahin natin iti-test yung rotor mo. Ito, ito. Ito mismo. Tapos, dito, lapit mo nga. Dito, nakadikit yung mga brushes natin. Ito yung nagbibigay ng magnet. Magnetician, kumbaga para mag-create ng electricity itong field natin. So ganito ang pag-check nito. Ikaw na natin sa resistance. Unan lang to ng resistance ng resistor. Kailangan may resistance to. Ayan, ayan. 62. Okay, yan. Tapos kunan nyo ng kuhan, ground yung magkabila pag sa body. Pag may resistance yan, ibig sabihin grounded yung rotor nyo. Ito wala naman so far, maayos naman to. Okay, so confirm natin na maayos to, may resistance, tamang resistance, walang shortage. So tawin muna natin to. Dito tayo na naman sa stator. Stator natin, ito yung stator ng alternator ng sasakyan ano. Ang gagawin nyo lang naman dito, tingnan nyo rin yung resistance reading dito. Bawat dito ito itong mga out nya. Ito yung papunta sa mga diodes nyo. Ito ito ito. Ayan, mayroon din siya resistance. May resistance, hindi siya open ano. May resistance siya, ibig sabihin walang potol. Ang kabilaan, walang potol. So ngayon, kukunan nyo kung shortage ba siya sa body. Ito na ang gagawin nyo. Yan. Wala resistance. At saka makikita nyo rin, tingnan nyo rin yung windings kung may burn out na ba. So far ito wala naman. Noon. So wala din siyang body ground. Dapat walang body ground yan. Kasi pag may body ground yan, ibig sabihin nabalatan yung mga wiring, yung mga wiring nyo at dumikit dito sa body mismo. So ito so far okay naman. So sa diode ulit tayo. Ito yung diode na binaklas ko. So far visualize naman na sira talaga to. Ito yung nakita namin sira kanina. Kasi baklas ko. Ayan, putol na yung mga pin. Putol na yung mga pin ng diode nya. Ayan. Saka ganito pag test ng diode na matino. Set natin sa diode ano. Ganito. Nag-test kayo ng diode, kung gusto nyo lahatan na ganito lang, ito man yung out papunta sa battery live at ito yung ground natin. Ayan, ibig sabihin may gumagana dyan ng diode, seminary reading sya. Forward reverse nyo lang, forward bias at reverse bias. Ayan, dapat sa reverse bias wala, kasi pag reverse bias nyo yan, meron pa rin may na-read kayo na resistance. Ibig sabihin short, may mga diode kayo short. So far ito ang nangyari dito, open yung mga diodes nya. Kasi itong alternator is may 6 diodes ito. Bali 9 lahat including yung tri-diodes nya. Ito yung nag-supply sa exciter ng alternator mo, itong tatlong diodes na ito.
Yung tatlong diodes na ito, ito yung nagsusupply sa exciter ng alternator mo. Matitest nyo rin yan. Ganito lang yan. Forward reverse lang din yan. Mga around 500 na marireading nyo dyan. Pag reverse, forward mo na yan. Yan, 600. Okay yan. Pag reverse nyo yan, dapat wala. Wala yan siya. Oh. Walang reading. Yung test natin ano. Ito, test. Ganun din itong magbabila. Ganun lang lahat. Paulit-ulit lang yan. And then, itong ito namang mga diode na paisa-isa na ito. Ito mismo. Ito. And ito lang din mag-test nyan. Forward reverse lang din. Daya lang din nung dati. Forward reverse nyo yan. Matino itong diode na to. So, yung pangalawa, nasa ilalim kasi yung body nyan. Dito ka naman mag-test. Pag reverse mo na naman, dapat walang reading yan. Ayan, natin na itong diode na ito. Ito naman pangatlo, itest natin. Ayan o. May resistance siya. Ibig sabihin, nag-16 na yung resistance niya. Dapat 500 yan. Shorted itong isang diode na ito. Itong diode na ito, short. Ayan o. Ayan. Tumutunog nga yung buzzer. Ibig sabihin, short yan siya. Saka yung isa, open na to. Sure, open. Patuloy na yung paan yan eh. So, sira itong alternator na ito na sira yung diodes nya. So, ang gagawin natin ngayon, iti-check natin yung IC nya. Ito yung IC natin. IC regulator. Ito yung magdadala ng regulating ng voltage nya. Inimintain nyo yung voltahe na 13 or 14, maximum niya 14. Ito yung nag-re-regulate. Hindi niya, kasi yung battery natin is 12 volts lamang. So, dapat i-maintain niya 13.8, around 13.8. Hindi tataas. Kasi kung tumaas, may problema din itong regulator niyo. Masisira yung battery niyo, matusunog. Kasi yung battery is designed for 12 volts lamang. So, ganito ang mangyari pag-test nito. Kasi bihira lang nakakaalam paano ito mag-test. So, ang ginagawa nila, i-test mo nila nila muna yung diode, and then test yung rotor, test yung stator. So, pag na-check nila na okay yun, sa kanila, sasabihin na sira yung IC mo. E paano muna naman malaman na sira yung IC mo? Ganito, clear ka lang nakakaalam nito kasi. Puro ko sa inyo paano mag-check mismo nung confirm na IC talaga. Ganito yan. Kaya actual natin na nakabit natin siya. Ito, power supply to. Bali 12 volts din ang out nito. Malaki ng charger yan. So, ang gagawin ko, diyan ako kuha ng voltahe para isusupply ito dito sa regulator. Ito yung regulator mismo ng ating alternator. Ganito. Dito tayo. Positive, inabitan ko na dati ng mga bang. Yung positive is may positive din yun. Unang ko pa yung isa dito. May spare ako dito. Pwede yung isang spare ko na rin dito. Ah, ganito na lang. Ano tayo? Dito na. Ito yung regulator. So, ang gagawin mo, ito naman kasi is body ground talaga to. So lalagyan mo siya ng supply, and then lalagyan mo siya ng body ground. Tapos napansin nyo may mga ilaw ako kinabit. Ito mga light indicator at saka ito. Yung sasakyan natin, di ba, napapansin nyo sa dashboard nyo, pag on nyo mismo ng susi, hindi pa umandar yung sasakyan nyo, naka-on pa lang yung susi nyo. May umiilaw doon na sign yung battery. Battery mismo ang umiilaw, yung sign. So ang nangyayari noon, pag inandar nyo, pag matino yung kuan nyo, yung alternator, di ba napapansin nyo, pag on nyo pa lang ng susi, is may umiilaw sa dashboard nyo yung battery. Tapos ngayon, pag paandar nyo, namamatay yung light indicator ng battery. So, ibig sabihin, wag namatay yon, matino ang charging ng sasakyan nyo.
So ganito, i-demo ko sa'yo bakit na namatay. Ito yun mismo yung ilaw sa kan mo. Ginawan ko na ng linya dito. Kumbaga yung sasakyan nyo, ito yung nangyayari. Ito yung ilaw sa dashboard nyo. Ganito yung mangyayari. Okay, lalagyan natin ng supply, ano? Para makita nyo ito, ano? Kabitan natin, yan ang ground. Ito yung ground nya. Ingat po tayo. Huwag ho natin. Huwag ho, inata nyo na mag-sure. Kasi sensitive masyado to kasi IC to. So napansin nyo, naglagay tayo ng kuwan. Kasi meron tayong linya dito. Galing doon sa ignition mo. Pumapasok agad yung positive dito pag on mo ng susi. So napasokan agad ito ng positive. Tapos yung alternator mo, automatic yun, may body ground. Ganito ang mangyayari ha. So kinabit ko na yung body ground. Baga ground nito galing sa battery natin. Ito yung supply natin, ano? Nagalim ko lang ito, baka mas short tayo. So, ang mangyayari niyan, ito yung indicator light mo. Ito, nilagyan ko lang ito ng ilaw kasi sa brushes tayo kumukha ng ilaw. Kasi malalaman natin na nagcha-charge yung regulator natin or matino yung regulator natin. So, ito ay on ko. Nag-on ako ng susi na yun. Tayo ng susi, ano? Susi na kayo, medyo malabo ang ilaw nito. Yan ah. Medyo malabo ang ilaw. 24 volts kasi ito. Wala ko, available na bal. Tapos yung isa ang ilaw, ano? Okay, kasaglit na. Tras mo muna. Napansin nyo. Napansin nyo yung maigi, ano? Ayan. Kasi 12 volts ito kaya maliwanag. Yun 24 volts pero umiilaw yan. So, ganito ang mangyayari. May tri-diode tayo doon sa regulator natin. Yung tinatawag natin exciter. So, pag umikot na yung makina natin, iikot yung alternator natin, magbibigyan ng supply itong exciter. Ito yung exciter. So, ito ngayon, subukan ko lagyan ng supply. Positive supply yan. Ang mangyayari ho sa ilaw ng dashboard nyo, kapag umandar na yung sasakyan nyo, is ganito ho. Namamatay ho yung ilaw sa dashboard natin pag umikot na yung alternator. Ibig sabihin, may voltahe na itong exciter. Pumasok na yung voltahe dito. At ang nangyayari naman dito sa kabilang side, dito, pansinin nyo yung ilaw. Pag kinabit ko yung exciter ha, ikinang yan, liliwanag yan. Ibig sabihin, tataas yung charging mo. Malaki yung, tataas yung voltahe na papasok sa rotor mo. So, pag gano'n ang mangyari, ibig sabihin mo, okay yan. Okay na okay ho yan. Regulator nyo, pansin nyo. Pansin nyo, mamamatay yung dashboard nyo. Tingnan nyo, pag pinabit ko yan. Oh. Tapos, kikinang ito. Tabi na lang atin yung dalawang bulb para mapansin nyo talaga. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung pag-actuality test. Bihira lang kasi may alam nito. Kahit na may yung mga electrician yung mismo lang sasakyan nyo. Bihira lang may alam nito eh. Ayan o. Oh. Ikakabit ko yung exciter. Ibig sabihin, umikot na yung makina nyo. Umikot na yung alternator nyo. So, susupplyan nyo na yung exciter. Ang mangyayari, mamamatay yung ilaw sa dashboard nyo. Kikinang yung ilaw, yung ilaw lang kasi yung kinabit ko. Ibig sabihin, lalaki yung supply papunta sa rotor nyo. At yun, nagkakaroon na ng magnetism. Gagawa siya ng electricity. At yun, lalabas ang voltahe sa field mo. O, ganun lang po. Pag pinaklas ko, yan, iilaw naman ho ulit yung dashboard nyo. Pag pinatay nyo yung makina ng sasakyan nyo. Pag pinaandar nyo ulit yung makina ng sasakyan nyo, is mamamatay naman yung ilaw sa dashboard nyo. Ganun ho, mag-test ng regulator. At saka yung mga pin ho dito. Ito mga pin ho na dito. Meron ho tayong battery dyan. Always ho yan, live kahit na naka-off yung susi nyo. Yun namang isa, yan sa ignition. At yung isa, yan yung sa light. Depende po yan sa regulator. Yan yung sa light sa dashboard nyo. Yung may ilaw sa dashboard nyo, yan yung din niya papunta sa ilaw sa dashboard nyo. Ayan.
Yan yung ilaw, ilaw punta ito, yan yung linya. Actually, negative ang switching ho niyan galing sa IC, always negative ho yan. Yung positive ho niyan, parati ho yan. Wala po ang kuwan yan. Ganyan, ganyan po pag test niyan at saka yan ho. Ayan, pag umandar yung sasakyan nyo, masusupplyan yung exciter ng regulator. So, mamamatay yung ilaw sa dashboard nyo. Yung battery indicator sa dashboard nyo. Ayan, magtikuan. Ilaw naman ulit. Pag pinatay nyo yung makina, pag pinandar nyo ulit, yan na naman mamamatay. Yan ho ang matinong regulator. Ganyan po mag-test ng regulator. Mga kapaps, so konting kaalaman lang naman ito ulit yan. Pero mga kuwan nito, hira lang kasi nakakaalam paano mag-test talaga nito. Kasi IC ito, mahirap i-test ito. IC ito. Kumbaga, maraming component sa loob nito. May mga transistor, diode, capacitor. So mahirap i-test yan, built-in lahat yan. Nakapackage yung maraming component sa loob nito mismo. So, ganun kunting kaalaman, mga ka-electrical. Yan, kunting turo lang po. Sana may natutunan kayo. Hopefully, itong kuwan ito is maayos ko na rin. So, hindi ko na kailangan pang ipakita sa inyo paano magkuha na symbol o magkabit o naayos ko na ba. Kasi confirm na yan, maayos na yan. Kasi may papalit na ako dyan bagong may diode ako kasi savings dito. So, yan. Yung diode na matinig. Yan, papalit ko kasi confirm sira yung isang diode. Yung diode niya mismo. Salamat.